Pakita niyo po, ang lumalabas ay ginto o gold. Gold ring po. Pakita niyo po, lumalabas ay gold or ginto. Magandang araw sa inyo. Ako po ay mula sa Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ang Golden Detector Company ay isang exclusive dealer ng metal detector dito sa Middle East. At ngayon ay papakita ko sa inyo ang Kleiser Max 2D na metal detector. Gawa ng Kleiser Technology mula sa bansang Germany. Ang Kleiser Max 2D ay mayroong kakayahan na mag-detect ng ginto, mineral na ginto, kuweba o patlang, at iba pang uri ng bakal. Ang Kleiser Max 2D ay mayroong kakayahan na kilalanin kung anong klase ng bakal ang iyong natuklasan. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga bahagi ng Kleiser Max 2D na aparato. Ito po ay mayroong main unit, ito po ay nakipiklo, at meron po siyang mga pindutan dito. At meron din po siyang screen. Meron din po siyang arm strap, armrest, adjustable shaft po ito. At ito po ay merong medium na coil. Meron din po siyang large coil. Meron din po siyang headphone at home charger. At meron din po siyang kasamang user manual. At ang huli po ay ang Golden Detector Warranty Card. Ngayon po ay nandito tayo sa screen ng 2D. So nakita nyo po dyan sa bandang kaliwa ay 2D metal at cavity mineral. So makita nyo po dyan dito sa bandang taas pag nakadetect po siya ng bakal, mag-appear po dyan. So maglalagay po ng signal dyan ang Kleiser Max 2D na device. So ito pong 2D metal ay para sa kahit anong klase ng bakal. Ito na mga cavity mineral ay makakadetect siya ng cave or kuweba. Ngayon po, tatry po natin. Meron po tayo ditong gold nuggets. Ayan po yung gold nuggets. So tatry po natin. Nakita nyo po, nadedetect niya yung gold nuggets. Meron din po tayong ring dito, gold ring. Meron din po tayo ditong gold coin. Ito po. At meron din po tayo dito ng normal na bakal. Ngayon po, dito po tayo ngayon sa discrimination. Ito po yung kanyang screen. So dito po, malalaman niya po kung anong klase ng bakal ang kanyang nadidetect. So meron po tayo dito again na gold nuggets. Ito po. So makikita niyo po, lumalabas dyan ay ginto. Gold ring po. Gold coin. At normal na bakal. So ang lalabas po dyan ay color red or pula. At nakalagay po dyan ay worthless. Meaning, ito po ay normal na bakal. Or normal na bakal lamang. At meron din po tayo dito na copper, so makikita nyo po dyan, color green ang lalabas o kulay green. Ito po ay copper. Ayan po. So lalabas po dyan ay valuable, meaning po precious metal ang kanyang nadidetect, like silver, copper. So ngayon po ito po ay copper. Ngayon naman po ay punta tayo dito sa kanyang device settings. Meron po tayo ditong volume, pwede mong i-adjust. Pinitin mo lang OK. At kaliwa at kanan na button. Press mo lang yung OK. Tapos meron din po tayo ditong adjust or pwede mong i-adjust ang kanyang ilaw. Meron din po dito ng sensitivity. So, depende po sa inyo or kung anong type of soil lang meron kayo. Pwede mong babaan, pwede mong taasan. Meron din dito ng depth detection. Kung halimbawa, nakadetect na ang device. Halimbawa, nadetect niya na itong ring. So, ilalagay mo lang po dito yung estimated ng kanyang diameter, yung lapad. So kung halimbawa, pwede kang maglagay dyan 10 cm, 5, 10 hanggang 20, 30 hanggang 50, 60 pataas hanggang 100. So kung halimbawa 10 cm, makikita mo dyan, press mo lang yung OK. Yun na yung kanyang estimated na lalim o depth, 60 cm. So balik po tayo dito sa kanyang settings. Makikita mo dyan. Meron din po siya ditong worthless, on and off. So meaning po, pwede mong tanggalin ang or kung ayaw mo ng tunog ng ordinaryong bakal, pwede mo siyang tanggalin yung tunog ng kanyang tunog. So i-on lang po natin siya. Dito naman po tayo sa cavity test. So pwede mo rin siyang pwede kang pumunta dito sa mode na ito. Punta ka lang po sa settings, pinutin mo lamang ito at lalabas na po 'yan. So kung ang device, ito po ay magfo-focus lamang doon sa mga cavity o cave or space. So ngayon ito po ay para sa mga ganong
pag-detect lamang sa space cavity. Ito po ay kanyang specialty ng cavity test. So ngayon po, meron po itong lingwahe. Meron po itong iba't ibang mga lingwahe. English, France, Espanyol, Turkish, Arabic, etc. And then, balik po tayo ulit. Meron po dito yung contact, makikita mo dyan. Yung mismong Kleiser Technology, email nila, web nila, at made in German yung nakalagay. Ito naman po ay ang kanyang factory reset. So meaning po, kung gusto mo pong i-reset ang lahat ng kanyang settings, ay pwede mo po itong pindutin. Para sa mga katanungan sa Kleiser Max 2D na aparato at sa iba pang mga metal detector na available sa amin, maaari ninyo akong kontakin sa aking numero ng kumpanya na makikita ninyo sa screen.